siya. 30,000 yata, 30 or 28,000 in Philippine money. So hi guys, ayan, good morning, welcome back to my channel. Na yung buhok ko na nanayo na yung mga kulot. Ayan, maglilinis ako guys ng kalat ni Alina. Kasi grabe ang kalat. Dito, ganito to araw-araw. Katapos ko lang ligpitin. Ayan, maya-maya, itatapo na naman agad niya yung mga laruan. So, ayan, let's get started. So, ganyan guys, kakalat. As in, ang kalat-kalat. Ayan. So, ayan guys, nalinis ko na din. Ayan, naano ko na yung mga laruan. So, maya-maya, magkakalat na naman yan. So, ngayon, doon na naman ako maglinis sa my bedroom kasi meron din kalat doon. Kalat doon sa my living room. So, na ngayon, nandito na naman tayo guys sa my bedroom. Tinatapon niya dito yung mga stuffed toys na naka, ano, ayan, dyan. So, ganyan. Mga nakalagay yan doon, guys. Tinatapon niya dyan. Kasi ayaw niya na may nakalagay doon na mga toys pag aakyat siya. Yun, tapos na tayo doon. Dito na naman tayo sa bedroom mag-aayos. So, ayan guys, naayos ko na din. Mamaya, pagpupunta dito si Alina sa loob, nandyan na naman yan dyan sa, ano, sa floor. So, hi guys, ayan, finally, nakaupo na din ako kasi grabe talaga yung nilinis ko kanina doon sa bedroom, sa kitchen, din dito sa living room. So, ayun guys, siguro yung mga mami dyan, I'm sure makaka-relate kayo sa mga gawain na ganito, lalo na pag may mga anak na. So, ayun guys, may isi-share pala ako sa inyo ngayon kasi as in guys, super thankful talaga kami ng sawa ko na dumating na talaga siya kasi last year pa talaga kami nag-apply nito as in hindi talaga binigay sa amin. Laki na nagastos namin last year, 2018, and then this year nag-try ulit kami. Time, so, nagbayad na talaga kami ng lawyer para lang na makakuha kami nito as in. This time, very, very happy kami and thankful na dumating. Kasi ang laki ng nagastos namin, guys. Last year, kung may mga kailangan sila, ano, na mga documents, kailangan din kukunin namin sa Philippines. So, mag-send kami ng money doon sa nanay ko kasi kailangan niya mag-travel para lang makakuha siya ng mga documents, mga supporting documents para sa kinakailangan nga, may hinihingi sila. So, this time, nagbayad na talaga kami ng lawyer. Mga, ano siya, 30,000 yata, 30 or 28,000 in Philippine money yung binayaran namin. So, ayun guys, ito yung kinuha namin. Ito yung bagong good news na dumating ulit sa amin. Kasi naaprobahan na yung passport application ni Alina. So, nagbayad kami ng lawyer para matulungan kami na maaprubahan kasi, no baby, no. Para maaprubahan kasi last year, parang pinaikot-ikot talaga kami. Pag mag-send kami ng documents, supporting documents, ilang weeks, meron na naman silang hihingiin. Alina, no. Na documents. So, ayun. So, this time, inaprubahan na din finally. So, nagbayad kami ng lawyer, immigration lawyer, and then nagbayad kami sa mga supporting documents din pag may mga kailangan. So, ayun, ito na siya guys. United Kingdom, Great Britain, and Northern Ireland. So, ayan siya, passport. So, dito yung style ng passport nila dito guys. Ayan, sa likod wala. And then,
nakalagay na please don't, please remove, oh, please remove this label pala. So, hindi pa namin natanggal. So, natanggap namin ito noong Monday. Ayan siya, guys. So, ito na yung passport. British passport ni Alina. Tinakpan ko lang. Pangit ng kamay ko. So, ito na siya talaga. Finally. As in, super saya namin. Sabi, nung nakatanggap kami ng email lawyer office, na dumating nga ito. So, hindi na talaga ako nagpaabot ng next day. Sabi ko sa asawa ko, halika, puntahan na natin ngayon kasi as in, matagal natin yan hinihintay. So, ayun, meron na ano, meron na siyang British passport at din meron na siyang Philippine passport. So, ayun. Na-share ko lang sa inyo kasi as in, masaya talaga kami. Pagkatapos ng mga pinagdaanan namin na makuha lang namin to, and finally, ito na nga siya. So, as in, ang saya namin. So, ayun guys, that's it for this video. So, please don't forget to subscribe my channel to those who are new on my channel and like this video. So, thank you all. Have a nice day on my next vlog. Bye!